ang dami ko na-experience dito sa Japan. Super journey ang inabot namin dito kasi ang dami namin pinuntahan, tapos bonding with family. And kung sa Pilipinas, konti lang yung pamilya namin, as in 5 to 6 lang, dito, sobrang dami namin. So, nakita-kita kami ng mga long-lost cousins ko, mga auntie ko na ilang years na nakakalipas. Ngayon lang ulit kami nagtagpo. Kaya sobrang saya talaga. Medyo magastos nga lang, pero sulit. And yun lang, marami din ako mga reflections and realizations. And isa na doon yung, syempre this year, priority ko pa rin ang family ko. And dapat lagi nating i-priority pa rin ang family natin. Kasi sobrang iksilang po ng buhay. Hindi mo alam, kasama mo ngayon, bukas wala na. And life is shorter than we think. Di ba minsan nakala natin ganun lang kaiksi, pero mas maiksi pa pala siya. So, invest on time and invest ng love para sa kapwa mo. Kasi yun naman yung mananatili eh. Invest ng love sa family mo and sa kapwa mo. Kasi yun yung magsistay. Yun yung mananatili. Yung mga material things and kung ano man, mawawala din lahat yan. Hindi mo naman siya dadalhin sa hukay. So, ang maaalala sa'yo, yung kabutihan ng puso mo. Marami rin naman akong nagawang mistakes in the past. Marami din akong maling decision din, pero ang mahalaga is bangon ka lang ng bangon and continue ka lang ng continue sa buhay, kasi wala ka naman choice eh kundi mag-continue eh, hindi ka dapat sumuko. And ayun lang, ano pa ba yung mga realizations ko? Siguro dito kasi parang at peace ako, pero syempre miss ko pa rin ang Pilipinas. Pag nasa ibang bansa ka kasi wala ka ibang makikitang tao, talagang yung mindset mo nakafocus lang, mas makakapag-isip ka, tahimik. Though nakakalungkot, pero peaceful. Pero pag matagal ka nagstay, maiisip mo na, shucks, ang sarap pa rin pala talaga sa Pilipinas. Kasi, alam niyo yun, parang andun yung puso mo talaga. And iba. Iba pa rin ang Pinas. Pero once in a while, kailangan natin ng mga ganitong moment para makapag-isip-isip. May mga bagay na huwag natin ipilit. Yan yung mga lessons learned ko. Na hindi lahat ng gugustuhin mo eh makakabit mo din talaga, and that's okay. May mga bagay na hindi para sa'yo, may mga taong hindi para sa'yo, may mga pangyayari hindi uukol sa'yo. Just let it go. Huwag mo na masyadong dibdibin, kasi the more na nagdidibdib ka and the more na tinatanim mo siya sa puso mo, nasa stress ka lang. So just let it go, come what may, ika nga. And kasi that's life eh, maging ano tayo, maging forgiving tayo sa buhay. Huwag tayo masyado magtanim ng galit sa mga tao, sa mga bagay. Kung nangyari, nangyari na. Kasi maiksi lang po talaga ang buhay. Kaya huwag natin siyang ipunin. Maging masaya na lang tayo. Kasi isang beses lang po tayong mabubuhay sa mundo. Wala nang second time. Ito lang yon. So, magpakabuti na lang tayo. And life is not perfect. Pero mabuhay ka ng may pagmamahal. Kahit anong mangyari. Ayun lang, thank you so much sa lahat po ng mga sumuporta sa akin at susuporta pa sa mga naging part ng buhay ko. Thank you so much sa inyong lahat. Sobrang salamat. And how did I end my year? I have so many learnings. Life isn't perfect. There are ups and downs. And it's up to you on how to use the time left for you, because it's limited. You have seen my strength and you have seen my worst. You have seen me laugh. And I have always been happy outside, but there are times that my heart is bleeding and crying. But that's life. There are ups and downs, and you have to be brave and strong. Life is amazing, and at the same time, life is frustrating, but you have to live your life. But what's important is your heart. I have cried, failed, and made mistakes. But I choose to get up and be brave. And now, I want to have the courage to face the new chapter of my life. I have always been genuine and transparent. But there are things that are kept in private. I have always been scared of judgments and criticisms. But as time goes by, I learn to deal with it and learn to accept it. Because at the end of the day, I realize that it's my life, it's my journey. As the year ends, I want to thank all the people who loved and supported me throughout my journey. To those who left, still, thank you for the love and time you have given me. I will always be grateful.
And to those who stayed, I promise to give back. I owe it to you. Thank you very much. And for you, John, thank you. You will always have a place in my heart, whatever road may lead us. Thank you for all the years we've spent together. Not all people will like you. Not all people will accept you. Not all people will be kind to you. People come and go. People change. But at the end of the day, it's you that it's important. Always choose forgiveness and happiness. How did I end my year? I want to end it with truth and courage.